I am Isa Nicole Calfes, and welcome to my channel. Ganun ba yun? Hindi ko alam mo yung sasabihin. Okay. Ang topic natin today ay paano magkakaroon ng tsowa si Becky? Okay. Sino nga naman ba ang ayaw magka-tsowa? Diba? Lahat naman tayo, gusto nating magmahal, gusto nating mahalin, di ba? Pero, hindi lahat tayo, nagkakaroon ng happy moments or puro ending pero hindi happy, di ba? Kaya minsan, nadadala na rin tayong magmahal, nadadala na rin tayong mag-spend ng love, care, time, effort, di ba? Kasi, lagi nating iniisip na, magmamahal pa tayo After naman ng mga ilang months, weeks, days, years, maghihiwalay din. Kasi nga, bakla. Walang nagmamahal ika sa isang bakla. Hindi naman totoo yun. Masyado lang tayong mga nega girls, LGBTs, nega tayo. Sa pagmamahal, walang bakla, walang tomboy, walang babae, walang lalaki. Lahat tayo, pwedeng mahalin, may karapatang magmahal. Hindi ba? Kaya lang kasi, madalas, pagka when it comes to love, nawawalan agad tayo ng gana. Nawawalan agad tayo ng magandang pananaw ukol sa pagmamahal. Hindi ba? So, nandito tayo ngayon para bigyan ng tips ang mga Beckys or hindi, ang bawat isa, lalo na ang mga LGBT, kung paano ba nila mapapaibig or paano ba sila makahanap ng kanilang mga tsowa. Okay? Abangan nyo yan. Dahil for sure, ito yung ginamit ko sa mga past jowa ko at sa love ko ngayon. So ngayon, ano na kami? 5 years and counting. Next month, 5 years na kami. Ha? Hindi to empty girls. Kaya, okay? Eto na, start na tayo. Hi! Oh, I'm back! Eto na nga tayo para sa aking mga tips kung paano ba tayo makakakuha ng wawawi ng mga jowa. Okay. Tip number one. Be yourself. Be yourself. Ikaw mismo. Yung sarili mo. Ikaw mismo kung ano ka, kung sino ka ngayon, kung ano mang estado mo sa buhay. Yan yung ipresent mo sa tao na gusto mo. Huwag kang magpanggap na ibang tao para magustuhan ka ng lalaki, babae, bakla, tomboy na gusto mo. Laging be yourself. Simple lang, di ba? Be yourself. Ako, sa mga Diyos ko noon, kahit hindi ako kagandahan, I die. Nabebetan ako. Bakit? Kasi I present myself. Be myself. Kung maharot ako noon, maarte ba? O walang selan sa katawan? Mahirap lang kami ba? O mayaman kami ba? Ganon. Kung anong gusto ko, kung anong ayoko, yun ang inaano ko. Be ourselves. Be yourself. Diba? Kasi, kung ibibigay mo sa tao na yon yung pagpapakilala na hindi naman ikaw yon, hahanap-hanapin niya sa'yo yun. Kung sakaling magkatuluyan man kayo, sa mga susunod na panahon, mga araw ninyo, mga buwan, mga linggo, hahanap-hanapin niya sa'yo yun. Example, nagpakilala ka sa kanya na hindi ka ma-art, hindi ka ma-sell. Yung pala, pag naging kayo na, marami kang mga pagkain na hindi kinakain, marami kang lugar na ayaw puntahan, ma-arte ka, yung tipo, makaamoy lang ng utot. Diba? Nakaka-turn up yun sa ating mga karelasyon. Kaya kailangan, para magustuhan ka ng isang tao, be yourself. Yun lang. Diba? Okay. Tip number 2. Huwag
kang maepal. Alam mo yung ibig ko sabihin, huwag tayong maepal. Kasi may mga pagkakataon na pinangungunahan natin yung desisyon ng mga taong gusto natin. Example, eto. May naliligaw sa'yo. Eh, gusto mo din naman. Bigla mong sasabihin na, manliligaw ka tapos iiwanan mo lang ako. Manliligaw ka tapos papaasahin mo lang ako. Manliligaw ka tapos peperahan mo lang ako. Di ba? Kaepalan yun. Pag kasi maepal ka, nakaka-turn off yun. Hindi kanya magugusto. Okay. That's number two. Tip number two. Maepal. Gumastos ka. Oo. Mapapabae, malalaki, mabakla, matomboy. Gumastos ka. Huwag kang kuripot. Diba? Hindi naman ko sinasabi na gumastos ka, magpa-impress ka. Gumastos ka, magpasyala ka. Hindi ganon. For example, nagliligawan pa lang kayo. Or gusto mo siya. Ilibre mo siya sa ganito na kaya mo. Ilibre mo siya sa ganyan na kaya mo. Or kung may pera ka, babae ka man, lalaki, bakla, tomboy, kung meron siyang gusto, bili mo. Diba? Hindi yung nanliligaw ka pero ang kaya mo lang gawing text na hindi mo lang mapaloadan, itatanong mo, bakit hindi ka nagre-reply? Diba? Pero ang tanong, niloadan mo ba? Diba? Kahit sino naman gumagastos, magpagas ka, pero hindi ko sinabing magpagasgas ka. Okay? Hindi mo kailangan magpagasgas ng wallet. Hindi mo kailangan magpagasgas ng mga sasakyan, alahas, hindi. Gumastos ka sa paraan na alam mong masisiyahan siya. Gumastos ka sa paraan na alam mong kaya mo. Diba? Pwede tayong gumastos ng hindi milyon, ng hindi libu-libu. Diba? Pwede natin silang ibili ng simpleng bagay na alam mo ma-appreciate ng taong gusto mo. For example, ikaw, lalaki ka, tapos may gusto kang babae, bilan mo ng something, diba? Bilan mo ng simpleng keychain, matutuwa na yan. Diba? O ikaw, Becky ka, may gusto kang lalaki, huwag mo agad bilan ng motor. Diba? Huwag agad motor. Gastusan mo ng load, okay lang yun. Diba? Yun lang, kasi pag yung nililigawan mo, alam na nanliligaw ka pa lang, tapos kuripot ka na, I die. For sure. Ilang araw mo pa lang nililigawan, tegi na. Diba? So, kailangan natin gumasos, pero hindi natin kailangan magpagasgas. Okay? Yun lang, para sa trip number 3. Okay? Tip number 4. Accept each other. Paano yun? Accept each other, paano yun? Kahit hindi pa naman kayo magkarelasyon, tapos nagliligawan pa lang kayo or something like that, or kahit may gusto ka pa lang, i-accept mo kung ano siya. Kung anong pagkakamali mo or pagkakamali niya. Nung wala ka pa sa buhay niya, hindi naman yun importante. Ang mahalaga, yung present na kayo na yung nasa linya, di ba? Kayo na yung nagte-text, kayo na yung nag-chat, swerte nyo nga ngayon, meron ng mga social media way. Diba? Accept. I-accept nyo lang yung isa't isa. Example, ako, Becky. Meron tayong nagka-jowa na may jowang Becky dati. Okay lang yun. Diba? Ang mahalaga, nalimutan niya na yun at ikaw na yun ngayon. Kunyari, ikaw. Ganun din naman kasi sa mga babae at lalaki. Hindi naman lahat ng babae nakuha nyo ng walang boyfriend. Hindi naman lahat ng lalaki nakuha nyo ng walang girlfriend. Hindi naman lahat ng Bex nakuha nyo ng walang boyfriend. Hindi naman lahat ng boyfriend nakuha nyo ng walang Bex. Diba? Lagi mong iisipin na hindi mahalaga yung nakaraan. Ang mahalaga, yung kasalukuyan at yung hinaharap na kayo ang magkasama. Diba? Accept one's imperfection. Iyon yun. Kapag tinanggap mo kung anong hindi mo gusto sa kanya, na alam mo namang hindi na niya mababago, ay for sure, mamahalin ka niya. Alam niyo ba itong Diyos ko? Ay, natutulog siya. Itong jowa ko na to dati, basagulero. Lasinggero, pag iligawan ako eh, pupunta sa bahay. Ay, didigaw eh. Pupunta sa bahay. Lasing! Ako naman eh, ay ko mag-toothbrush sabay ka. Kasi, hindi nga ako nagnonomas na. So, amoy alak,
lagi kong niyayaya mag-toothbrush bago kami mali matulog. So that way, naiinisip ko, alisigero naman ito, makakainis naman. Mga something like that, yung lagi kong iniisip. Pero lumagay sa utak ko na, kung i-accept ko kaya yung imperfection nito, ano kaya mangyayari? Ngayon na, diba? In-accept ko yung, hindi siya perfecto, tao lang siya, may mga pagkakamali. In-accept ko yung imperfection niya na lagi siyang nagnonomas tapos nagwawala pag umiinom. Pero at the end of the day, ano man yung perwisyon na nadala niya sa akin, natakpan yung lahat ng pagmamahal niya sa akin. Diba? Kasi pag in-accept natin yung mali ng isa't isa, I mean, yung nakaraang mali ng isa't isa. O kahit ngayon, kung may mali siya ngayon or may mga bagay siya na ginagawa na hindi niyo gusto, pero gusto niyo siya, I mean, crush niyo siya, may pagtingin kayo sa kanya, i-accept niyo yun. Diba? Huwag lang yung pagkakamali na kung kayo na, mambababae pa, malalaki pa, hindi pa, may babakla, manonobo, hindi pwede yun. Huwag yun. Yung mga simpleng pag-ano lang, na normal na ginagawa ng isang tao, kunyari, ano, natutulog kayo, mahilig siya kumutot. Pero ganon. Hindi ba? Kung naliligaw siya sa'yo, tapos, baduy siya pumorma, okay lang yun, walang problema. Diba? Kasi kung baduy, pwede mong bihisan ng susunod, pwede mong turuan. Hindi ba? Yun lang, accept one's imperfection. Pag iyan, nagawa nyo sa kapwa nyo, sa mga taong gusto nyo, sigurado, meron kayong perfect, present, and the wonderful future. Yun lang, tip number 4, ha? Eto na nga, ang tip number 5. Ang tip number 5 para magka-jowa ka, ayusin mo yung sarili mo. Diba? Ayusin natin yung sarili natin. Hindi ko naman sinabi, manamit ka ng pang Maria Clara, manamit ka ng baro, magbestida ka, hindi. Okay lang na minsan maglabas ka ng cleavage, walang problema. Wala namang ibang kukuha. Makikita nila, oo, pero hindi nila makukuha. Kasi, kung magdamit ka ng sexy, magdamit ka ng gwapo, nasa tumitingin na yan eh. Hindi ba? Hindi mo na yung problema. Problema nila yon. Okay? Basta ang mahalaga, ayusin mo yung sarili mo, manamit ka na nga ayon sa maayos na tsura mo, tapos, kung manliligaw ka, or may gusto ka, mag-toothbrush ka, maligo ka, mag-shampoo ka para mabango yung buhok mo. Di ba? Tapos, kung babae ka, hindi ko sinasabing mag-full pack makeup ka katulad nito. Mag-ayos ka lang ng konti. Di ba? Para syempre, hindi naman yung laging pag nakikita kayo, bugacious ka, di ba? Sabi ko nga nung tip number 1, be yourself eh. Pero hindi ko naman sinabi, be yourself, eh, mukha ka ng basurera kapag makikipagkita ka sa naliligaw sa'yo or nililigawan mo or sa ginugusto mo. Hindi ba? Ayusin natin yung mga sarili natin. For example, tulad ko ako, trans woman ako, tapos gusto kong mahalin ako ng straight guy. So, kailangan kong ano, magpakababae. Diba? Kasi aminin natin at sa gusto, hindi, ang unang tinitingnan ng isang gusto natin ay physical appearance. Promise yan. Alam ko maraming matatamaan eh. Pero believe me, walang pangit sa mundo. Lalo't marunong kang magdala ng damit, marunong kang mag-ayos ng sarili mo, walang pangit sa paningin ng bawat isa. Diba? Pero kung maayos yung sarili mo, eh for sure, magugustuhan ka nila. Magugustuhan ka ng nagugustuhan mo rin. Diba? Sino ba namang ayaw magkaroon ng love life? Diba? Sino ba namang ayaw magkaroon ng jowa? Magagas na tawagin mo, honey, baby, love life. Diba? Tapos magtitext sa'yo, good morning. Magchichat kayo, mai na ba you? Hindi ba? Oh, pero kasi, lahat naman tayo magustong makaranas ng pagmamahal, ng love life. Pero, dapat, maayos naman natin yung sarili natin. Diba? Ako tulad, huwag yun ako masyadong gayahin na masyadong daring. Eh, yun kasi ko eh, yun yung personality ko. At yun yung tinanggap sa akin yung love life. Kaya kami, nagtatagal ngayon. Diba? So, yun lang. Number 5, ayusin mo yung sarili mo, mag-ayos ka. Hindi ko sinabi maging perfect ka ha. Be yourself, pero mag-ayos ka. Okay?
Okay, ito ang tip number 6. Ang tip number 6 natin ay huwag kang humanap ng nasa itsura. Okay? What I mean is, huwag kang humanap ng perfectong itsura ng tao na gusto mo. Hindi ka talaga magkakajawa kung hinahanap mo lagi eh, kamukha ni Harry Potter. Diba? Kamukha ni Alger Abrenka. Kamukha ni Dieter Ocampo, Piolo Pascual, mga ganyan. Ay nako, alisin natin yan sa ating isipan na dapat ang makuha ko'y pan-display. Dahil, magjojowa ka, hindi ka magdi-display. E di sana bumili ka ng mannequin para nadi-display mo lagi. Diba? Huwag kang humarap ng perfectong itsura. Alam mo ba, nagustuhan ako ng jowa ko, hindi naman ako ganito itsura ko. Promise. At kilala niyo si Jollibee? Yon! Ang aking itsura, si Jollibee, eh napaka-fresh kasi nilablab nung araw. Ay, hindi naman fresh, kaya lang, na-stress ko na siya. Ayan. Tsaka nung time na nagustuhan ako ni Lablab, nagustuhan niya ako kasi pinakita ko sa kanya kung ano ako at sino talaga ako. So, tinanggap niya ako. Hindi rin naman ako naghanap ng perfect na itsura. Guwapo si Lablab, oo. Pero ako, nung nakita ako ni Lablab, hindi ako ganyan na, hindi ganito yung itsura ko, ibang iba. So, nung tinanggap niya kung anong itsura ko, napahanap siya ng totoong pagmamahal. Diba? Tapos, doon na lang ako nag-upgrade. Diba? Para mas lalo niya akong mahalin. Diba? Kapag kasi hahanap tayo ng perfectong itsura, wala talaga tayong makikita dahil. Walang perfectong itsura. Depende na lang to sa tumitingin. Kasi, kung gusto nyong magkaroon ng matinong jowa, hindi ko naman sinasabi kung mahanap ka ng pangit. Pinuulit ko, walang pangit. Depende na lang yung isang nagdadala. Paghahanap ka ng itsurang mannequin, eh, magpagawa ka ng rebulto. Diba? Ang hanapin ninyo, yung kaya kayong tanggapin. Kesa hodang mayaman, mahirap, ano man ang itsura nito. Guwapo, o medyo guwapo, o hindi guwapo. Basta alam nyo, kaya kayong ipaglaban. Hindi ba? Kaya yung timpla nyo. Kaya yung pagiging moody nyo. Kaya yung pagiging, ganito, pagiging LGBT nyo. Di ba? Kasi, kung gusto nyo ng guwapong-guwapo, eh dapat magandang-maganda kayo. Di ba? Tsaka ako, ang napansin ko lang ngayon, ano, yung mga nagtatagal na relasyon, yung hindi sila magka-level. Yung isa kalog, yung isa tahimik. Ganon. Yung isa magandang boses, yung isa hindi. Ganon. Nakikita ko. Yung isa, okay. Yung isa parang may sayad. Parang kami. Ako kasi siguro dahil tumatandaan na lang ako, gusto ko, medyo tahimik na, pero si Lablab, ang gusto niya, maingay. Ganyan. Rakra. Ayan, ganyan. Pero magkakasundo ka. Diba? Sabi nga nila, yung isang positive, isang negative ang nagkakasundo. Ganon. Kasi may mga bagay na hindi kailangan laging pareho kayong positive eh. Diba? Ang magnet pag parehong positive, hindi siya nagdidikit. Diba? So, kung hahanap kayo ng hindi ka halintulad, anong tawag nyo? Opposite nyo. Dun kayo makakakuha ng tao magmamahal at tatanggap sa inyo kung sino at ano man kayo. Huwag tayong bumasi sa itsura ng tao. Bumasi tayo dito. Dito. Kung yung utak niya kaya kang panindigan, kung yung puso niya kaya kanyang mahalin, at iharap sa buong sambayanan, at higit sa lahat, eh, kipakilala sa inyong mga magulang at sa kanilang mga magulang ay tayo. Jackpot ka na dyan. Ano ba ang itsura niya? Diba? Yun lang. Huwag kayong humanap sa itsura. Ayun na nga guys, ang ating mga tips. Lagi nating tatandaan yan ha. Kasi sa buhay na ito, wala namang perfectong relasyon, walang perfectong pagmamahal, walang perfectong tao. Nasa sa atin na lang yun kung paano natin i-handle ang sitwasyon. Siyempre, sino ba namang ayaw magka-jowa? Sino ba namang ayaw makakuha ng jowa? Hindi ba? Nakakalungkot kaya, lalo magpapasko na naman. Kahit ECQ, GCQ, MECQ, barbecue, ano pa man yan. Mas maganda pa din. Nung may minamahal ka at may nagmamahal sa'yo, huwag gamiting basihan ang kanyang itsura, katayuan sa buhay, ano man yan, perfect o hindi.
Diba, lagi niyong tatandaan ang pagmamahal, lagi ito at ito, hindi ito at ito. Huwag mabulag sa itsura ng tao, huwag magpasakop sa galing ng buka ng bibig. Pakiramdaman din natin at isipin natin kung ito na ba siya, siya na ba yon. Okay? Kaya kung gusto niyo pa ng maraming tip, sa susunod ay papaano magkakaroon ng masayang relasyon ang mag-tsowa. Yan ang susunod nating tip. Abangan nyo yan. Dito lang po sa mga chika ni Isa. Don't forget to click the notification bell. Tsaka don't forget to subscribe sa channel ko. Tapos lagi nyo naman tapusin yung mga video, guys. Para naman kasi, pag kumita na tayo dito, lahat tayo makakatikim, promise. Okay, sana lagi nyo kong subaybayan, ha? Kahit hindi naman tayo masyadong close. Let's, comment-comment lang kayo para maging close tayo, no? Then, yung FB page ko, Isa Nicole Galvez page. Facebook ko, Isa Nicole Galvez. Instagram, Isa Nicole Galvez. TikTok, Isa Galvez. Nandun yung mga kabaliwang ko more. Okay? Subscribe naman kayo. Please, sige na. Okay? Para naman kasi, may iba ko ba? Guys, let's be connected to each other, okay? Yung comment nyo, isa-isahin natin yan, ha? Tapos, mag-hug? Sabihin nyo lang, iha-hug ko kayo dyan, no? Subscribe. Pag nag-subscribe kayo sa akin, subscribe din ako sa inyo. Promise yan. Tapos, nood kayo para nanood din ako sa inyo, ha? Let's be connected, no? Pero ayan na nga, ayan na yung mga tip ni Isa, ha? Kaya, sa susunod muli, ang ating pag-uusapan ay, paano magkakaroon ng masayang relasyon at matagal na relasyon, ha? Kasama na si Lalabstico. Okay? Goodbye for now. Please subscribe. See you again.